Guys, welcome back to my channel. Tayo po ngayon ay nandito sa aking muting kusina again. At tayo ay magluluto ng sinigang na bangos. Walang gisa-gisa, ganun. So ang ating ingredients ay bangos, ayan sinigang mixed, asin, at ay paminta dito dahil may lagay ako sa paminta. Meron tayong sibuyas, kamatis, pechay, at saka ang naiibang klaseng talong. First time ko magluluto ng ganito. Actually, ang bumili nito ay ang aking housemates. So sabi ko, try ko. Sabi niya, bigyan daw niya akong dalawa. So, andyan yan. Instead of kangkong, ang gamitin ko ay pechay. Mas gusto ko yung pechay kisa sa kangkong. So, ito ay walang gisa. At gagamitan natin siya ng hugas bigas. Yung tubig na hinugas sa bigas, yun ang ating gagamitin na sabaw. Dahil ako sisigang or nagninilaga o kahit anong may sabaw talaga. Kadalasan ginagamit ko ay ang tubig na galing sa pinagpugas sa bigas dahil yun ay nakakatanggal ng lansa, ng amoy. Pero, pag naluto siya, iba ang lasa ng sabaw. So, let's go! So, ating hugasan ng ating rice. Ito yung nilagay nating sabaw. Ang unang hugas, kailangan itakol kasi madumi. Actually, hindi naman ito mga madumi kasi di ba mga vacuum rice yung nabibili sa ibang bansa, di ba? So, hindi naman yan katulad sa atin, nagbinilad-bilad sa kung saan-saan. So, yan itatapon. And then, lalagyan nyo ng maraming tubig. Saka ikiganong-ganong siya para yung sustansya ng rice ay mapunta sa tubig niya. Ganon lang. Pagkatapos, kung gaano karaming tubig ang kailangan nyo, so yun dapat ang makuha nyo. Ganon siya. So may kulay siya. Ako, pag nagsasabaw, kahit na yung baboy, pag nagsisigang ako, ganito yung ginagamit ko kasi parang medyo nawawala-wala yung amoy ng karne. Kasi diba minsan may baboy ang amoy talaga is parang lasang feed. Parang yung amoy niya ay ganun. Pinapakain sa mga baboy. So ganito ang ginagamit ko talaga at mas malasa talaga pag hugas-bigas ang ginagamit. So, medyo madami-dami yung sabaw ko ngayon kasi ngayon ay weekend again. At medyo nasa bahay lahat. So, isi-share ko na naman sa kanila. So, yan. Yan ang ating magiging sabaw sa ating sinigang na walang gisa. Ako kasi kung maaari may iwasan kung mag-gisa-gisa, ginagawa ko. So, yan guys. Kailangan iganyan muna siya kasi magkakaroon ng latak yan sa ilalim. So, yung latak hindi natin isasabay doon kasi parang ng bigas yun. So, kailangan natin munang ihayaan siya na ganyan, huwag gagalawin para yung latak niya ay bumaba. Okay. So, ayun guys, pakita ko lang sa inyong paano ang mga hiwa-hiwa ko ng mga condiments nito. Condiments ingredients, ganun. Ito kasi ay walang gisa. So, ang hiwa ko ng mga ay ganito lang. Bakit ba hindi ko pa ito binalatan kanina? Ewan ko lang. Okay na rin yun, pampahaba rin ang video yun. So, shoutout ulit sa aking mga anakes ng Team Puyaters at JR Malsi. Thank you very much sa best ever support. Sa palagi mong pagpapalikit sa aking bahay at sa aking best ever pangyaw na si John Guinness. Thank you, pangyaw. At lagi mo rin binababa ang aking bahay. Salamat sa aking Team Puyaters. Thank you. At sa mga anak ko, thank you very much sa inyong support. So, bali ginaganyan-ganyan ko lang siya. Wages-wages lang. Dahil tayo ay hindi magigisa kasi parang healthier yung hindi ginigisa-gisa. So, ganyan lang siya. Ang aking habang tayo ay naghihiwa, ang aking
sabaw ay pinapakuluan ko na. So, ganun rin ang gagawin sa kamatis. Wedges lang. Ito ay mapadagdag na ang asim din. Hindi ako makakain ng kamatis na hilaw. In fairness, naiingit ako sa kanila pag kumakain sila ng hilaw na kamatis. At hindi talaga care ng ano. So, ganyan lang. Lagyan ko siya ng tatlo para happy. Salamat sa inyong pagpunta, lahat ng naan dito. Yung mga team bayanihan dyan at team Fuyat, thank you very much. Sa inyong mga patamza, thank you. So, ganyan wedges lang tayo, guys. Dahil tayo ay, ano. So, ito. Wow, ibang klase, oh. Walang ano, walang buto, may gulay. Ang talong, pag naghiwa kayo, kailangan ibabad siya sa tubig dahil siya ay mangingitim. After na hiniwa, siya ay ating ibababad sa water. Kasi, kaya, lumipad na siya. Mangingitim siya pag hindi siya binabad sa tubig. Okay guys, let's go and do the salsa. So ayun guys, kumukulo na ang ating water. Ilalagay natin ang ating sibuyas. So maganda yung kulay ng ano, at saka may amoy, maganda yung, parang may maganda yung amoy niya na tawag dito. Sabaw ng, alam nyo yung amoy ng am, ganun ang nagiging amoy niyang sabaw niya kahit na wala pa siyang ingredients. Kaya mas masarap ang lasa niya pag nakaluto na. So atin siyang pakuluin ng bongga para yung sibuyas ay maluto. Takman muna natin ng saglit para kumulo. So ganun guys. Salamat sa inyong lahat na naandito sa aking premiere ngayon. Salamat! Sorry guys, pinapahaba ko lang yung video. Ayan, kumulo na. Sipin mo yun, tinakpan lang. So, lalagay natin ang kamatis. Kamatis is real. So, ganyan. Takpan natin ulit. So guys, ayan, kumukulo ng ating kamatis. Ngayon, ilalagay na natin ang ating, pag bumibili ako ng bangus, gusto ko yung mga ganito lang kalaki. Ayaw ko yung masyadong malaki kasi, ba natin ang camera ng konti. Ayaw ko masyadong malaki kasi feeling ko ano na siya, yung wala na ganong lasa ba. Tsaka pag ganito, malambot pa yung tinik. So, yan. Ngayon, isasabay na natin ang talong dahil mabilis lang maluto ang isda. So, isasabay na natin ang talong. Saka natin siya tatakpan uli para maluto. Ganyan. So ayun guys, luto na ang ating talong. So lalagyan natin siya ng, wait lang pala. Inyatay siya ng paminta. Pangpatanggal din niya ng lansa. At ilalagay na natin ang pechay. Una yung tangkay sa ilalim at ibawa ang dahon. So, para hindi bumaba ang temperature, atin siyang tatakpan ulit. Takip-takip lang pag may time, ganun. Salamat sa inyong ano. Patuloy na biji-biji dyan. Ako'y nagugutom na. So, medyo marami-rami to guys kasi weekend na naman ngayon. I have to share with them naman.
Ganun. Masarap kumain pag may kasabay, di ba? Eh, buong linggo akong mag-isa lang kumakain. So, pag weekend, pagbigyan ng sarili. Actually, tatlong araw na yata akong ano. Sa gabi, eh, puro noodles. Ayan na, kumulok na siya. Hindi ko pa siya nilalagyan ng asin. Ako kasi, pag nagsisigang, tapos may ganyang gulay, nilalas kong ilagay ang asin at saka yung sinigang kasi ang gulay kumukunat. Matagal siyang ano, makunat yung gulay. So, kailangan ilalagay natin ang huli, yung kanyang pangsigang mix at saka yung asin para hindi makunat yung yung gulay, yung ganito, yung dahon. Pag yung talong naman, okay lang naman kasi inaabsorb niya yung ano nun, yung asin. So now, unahin nyo yung sigang mix kasi yung sigang mix may timpla na yan. Saka nyo lalagyan ng asin. Maliit lang yung nilagay ko kasi ano, may kamatis. Baka sobra ng asin. So ngayon, timplahan na natin siya. Ano na ang kanyang lasa. Ayan, kumukulo na siya. Namimiss ko yung pechay ng Pilipinas, kaya lagi akong bumibili ng pechay pag nangakita ako. Ayan guys, tamang-tama yung kanyang asin. Tama lang yung maliit na ano. Lagyan natin ng asin at tayo ay maghihigop-higop na. So, nasa ilalim lang yung kanyang bangus. Okay. Masarap na siya. Another glass ha, kung tama ng asin. Wow, perfect. Okay guys, thank you for watching. Sana ay kayo ay may natutunan sa aking cooking ngayon na ang gamit ay hugas bigas. Thank you guys. Please don't forget to like, comment, and subscribe sa mga bago rito. Thank you guys. Bye!